Hello, hello everyone! Good morning po sa lahat and welcome to our channel sa mga bago po dito. This is me, Nika, and today there's a snowstorm. Kaya kitang-kita nyo po from my view on my window na ito po, malakas po ang buhos ng snow. Malakas ang pagbagsak ng snow at mahina po or mabagal po yung takbo ng mga sasakyan kasi nga it's very dangerous. In fact, may nangyari na ngang ano, may nangyaring disgrasya somewhere in the highway na sa mga 100 cars daw po yung na-involved. So, nakakaloka at nakakatakot. Ang ganda ka tignan ng snow, di ba? It's only nice na tingnan siya kapag kaganyan. Pero pag nasa labas ka, ang lamig-lamig. So, dapat kailangan kumpleto ka at sakto yung mga suot nating damit para po hindi po tayo maperwisyo sa ganitong panahon. Wala pa tayong work for today hanggang December 25, which is Sunday. And then Monday po tayo may work. So that's after Christmas or Boxing Day ang tawag nila dito sa Western countries. And nasa bahay lang tayo. Hindi po ako lalabas kasi nga malamig. So dito lang muna tayo sa bahay. We'll do something productive para po maging busy tayo. Like manood ng Netflix. Pero hayaan nyo na kasi, di ba? Time nating mag-rest. Kasi kahit na sobra-sobra yung rest natin dahil nagkasakit tayo. So ito na nga, pasensya na medyo buhul-buhul tayo magsalita kasi sadyang ano tayo, stutterer. At tingnan nyo ang ganda ng ano, puting-puti lahat. Masarap sa feeling na nakikita mo yung snow na bumabagsak. Kaso may halong takot kasi nga malakas. Malakas yung hangin, tas malamig. And ayan, tingnan nyo, kinuha ko siya sa slow-mo at makikita nyo, oh, diba? Dahan-dahan ang pagbuhos ng niebe. Charot, Tagalog na Tagalog, no? Alam ko hindi tayo sanay makarinig ng salitang niebe kasi wala naman kasing nangyayaring ganun sa Pilipinas. Pero kahit pa paano, naalala ko si ano, sa Heidi. Sabi niya, Lolo Al, tingnan natin yung bagsak ng niebe. Parang ganun-ganun. Those were the days, childhood days natin lahat. So, hindi ko alam kung sa mga bata ba, sa mga bagong henerasyon ay napanood nila yung ano, yung Heidi na palabas. Pero nung bata pa kami, pinapanood namin yun at ginagaya namin yung pagsasalita ni Heidi. At ewan ko ba kasi may Tagalog version, di ba? Tapos meron ding dub na Bisaya version. So parang may joke-joke din na nakakatawa siya. Pero at minsan napapaisip ka din na those were the days, di ba? And here we are, here we go with this. Papakita ko lang siya kasi ang ganda tingnan. So ito yung kabuuang pagbagsak ng snow. So kung hindi siya snowstorm, parang malumanay yung pag naka-slow-mo ka. Pero yun ang makikita mo. As you can see, para siyang nakakaalis. May sadyang ganda ang snow na nakakaalis ng stress. Hello, hello! Oh my God! Good morning! Actually, good afternoon na 1 p.m. na. And wala tayong work today. It's 2 days before Christmas. And may snowstorm sa labas! Maganda siya tignan, pero parala ako na sa TV. Alam mo kasi ang lamig-lamig, kaya closed door interview, ano nangyari? I'm wearing my favorite dress kasi ang really makes me feel so sexy. Kaso nasira dito. Makita na yung panty kasi nasira siya sa dryer. Nung nilaban ni Nico. Si Nico kasi nilaban. Sinira niya. Anyway, look at my view for today. Oh my God. Gabing snowstorm. Ang lamig actually. Ayaw ko mapalapit sa window kasi malamig. Naka-maximum na ata itong ano ko heater. Kaya naman siya sa maximum. Tingnan nyo ha. Huwag kayong maloka. Kasi marami na tayo. Ay, masakit na pala din ako. Di pa pala siya totally nawala. So, sabi ng friend ko, sabi niya, baka yung isang ano yan siya, may bagong virus kasi, RSV daw ang tawag ba yun?
matapang daw siya na virus. Ma-flu. Flu lang siya na virus. Hindi siya. Mas patapang sa COVID, pero hindi siya as deadly as COVID. Anyway, I'm feeling better na, so laban na tayo. It's always, kasi this weather is always the thing. It's always like, it's a season for flu, so maraming may sakit din. Tinan nyo muna ha, ganda-ganda. It is my view. Malakas ng snowstorm. Hindi naman siya malakas actually. Pero tuloy-tuloy ang kanyang buhos. Ang bagsak ng niyebe. Hello, hello! So, ayun, it's still... Oh my God, yeah. It's already 6:51 po, but the snowstorm is still there. Kailangan ko lang buksan. Medyo may... hindi pa ako totally healed. Pero... Wait lang. Nasira yung dalawang ano ko. Kuko. Hindi pa ako totally healed, pero we're doing better now. Tapos, kailangan kong buksan yung window para yung fresh air, may ventilation ba ng air. Kasi, nagka-clog nose ako pag naka-close lang, pag totally focus tayo dito sa ano, ang tawag dito? Sa heater, diba? Tapos nagkaka-allergies ako, nagkaka-hika. Parang hindi siya hika, pero inuubo ako. Ganon. And nagluto po tayo ng pagkain. So right now, kakain muna tayo bago ako mag-share ng isang magandang story. Pagkain natin, nagluto ako ng fried rice with garlic. Tapos yung fried rice may toyo konti, tapos may itlog. Then some carrots. Hindi ako masyadong mahilig sa gulay, pero pag meron, okay na lang, parang ganun. At yung ribs ko po. Ito yung ribs natin. Ribs adobo in olive oil. And rabbit goat. Charot. Kasi workplace namin, sinasabi namin pag nagsiserve namin ng food, sinasabi yung ano. So, this is our cucumber salad that comes with raw and pickled cucumbers, some duca, fennel, honey yogurt, and some feta cheese. Ganon. So, laming drama. This is our grilled. This is our pork ribs in olive oil, partnered with stir-fried rice in deep-fried garlic sauce, charot, and some carrots on the side. Fresh carrots. Fresh, sustainable Ontario carrots. Ganyan yung mga eksena ng mga yayamanin. Diyos ko. Mamaya ko na i-check kasi ano. Mamaya ko na i-check kasi ayokong mag-cold yung pagkain. Diba? Kasi ito lang yung nag-iisang pagkain natin for today. Kasi I'm still on fasting. So, kailangan ng ano. But then, along with this, may vitamins naman ako and more protein para sa muscle production. Para sa mga legs natin, mga hips, ganon, para. Pero hindi ko masyadong kailangan i-expose yung dito ko para hindi siya masyadong mag-grow yung muscle. I need to let go of this part. So, more on legs ang exercise natin. Hinga, kakain naman muna ako, kayo talaga! Hindi, kasalanan ko. Kasi mas makapagsalita, hindi na makapagpigil. So, I'll talk to you in a bit. Kakain muna tayo, okay? Let's try and check this, ano. Kasi, pinch ko lang yung paglagay ng mga salt sa tsaka black pepper sa rice. Pray muna. Thank you, Lord. Oh my God, good. I love the garlic. The strong flavor of garlic is overpowering, which is what my intention is. Kaya di ko siya nilagyan ng onion. Gusto ko overpowering your garlic. Wow, it's a little spicy because of the black pepper. Oh! Charot. Kala mo, no? So, I'll talk to you in a bit. Ayan, lumabas po tayo pagkatapos ating kumain at ito po yung sitwasyon sa labas.
So ito po yung condition or sitwasyon na makikita natin or mararanasan natin kapag andito tayo sa Toronto during snow or winter season. So ayan. So makikita nyo ganyan. Punong-puno po ng snow pati po yung sidewalk. Yung sidewalk, yung main road, tsaka yung parking area. So marami pong mga advice yung city government as long as other news ano na wag po tayong lumabas kasi medyo delikado. Andito tayo sa labas, bumili tayo ng ginger ale. Tapos yan, ito yung sitwasyon ngayon. Hindi na masyadong malakas yung bagsak ng snow, so pwede na tayong maglakad-lakad. Yung mga pathwalks, mga sideways, sidewalks, may mga asin yung iba wala. Kaya iyan, punong-puno ng snow yung iba. Tapos, ito naman, sasabi sa City of TO, Toronto government, na ongoing naman yung lalagay ng mga salts sa mga roads. So, salting happens, before the snowstorm and even during or after. Ito, kailangan nilang i-plow. Ang advice nila sa mga sidewalks na ganito, ipa-plow doon nila pag aabot ata ng 5 or 4 centimeters ang kapal kapag sa sidewalks. Tsaka mga small service roads, city roads, ganito. Ito, ipa-plow yan siya ng ito yan, alisin na siya ng city government. Ipa-plow siya ng snow plows. Yung mga malaking mga truck na kumukuha ng snow. Tapos, ang tawag doon, ito, dapat i-plow ito ng may-ari ng properties na ito. I-plow niya ito. Dapat papasok. Sabi nila, dapat papasok daw yung pag-plow para hindi po mahirapan yung mga taga-city na i-plow yung mga nasa roads, mga roadside. So, mga roadsides naman, siguro ata, mga highways pala is pag 2 centimeters na yung kapal. Magpo-plow na sila. Wait. Masyado kasing malamig. Puti na lang, comfy tayo sa ating boots. Puro puti lahat at puro snow. Dito na tayo sa bahay. Oh. Ooh. Seven, please. Thank you. Ayan, kung makikita nyo po, yan, may mga puti-puti na mark dito sa floor natin. Kahit na yung pagpasok natin doon sa building natin, makikita nyo may puti-puti. Kasi yan po yung asin. Yung asin po kasi dumidikit sa snow, di ba? Kasi para mag-melt yung snow. At ngayon, ay, ang ganda ng ano nila na, door decor.
Dumidikit kita sa sapatos yung snow, kaya nagme-melt siya habang nasa loob na kasi warm na, ganon. Ayan, ayan! So, alito na tayo sa bahay. Inumin ko na yung aking ginger ale. Ah, lamig. Yun nga, so, pag ano, kasi nga sobrang lamig, diba? Minus 13 degrees, imagine nyo. Isipin nyo ang lamig ng minus 13 degrees. Naka-gloves na nga ako, pero ang gloves na ito is pang light lang ito. Siguro mga minus 10, minus 5. Tapos meron siyang ganito. O kung makita nyo ba? Pwede siya makatouch ng phone, pero hindi siya very effective. Pag mga ganitong weather, pag mabilis lang ako sa labas, itong sinusuot ko. Kapag ka strong weather na, meron man akong bigger gloves. Yung bigger gloves ang sinusuot ko kapag ka malamig na talaga. And I will be exposed outside for a long time. For example, last winter nung papunta ako nag-work, so sasakay ako ng TTC, sasakay ako ng subway, tapos sasakay ako ng bus. So, that practically means I have to be or nasa labas ako for a very long time. So, kailangan din nating medyo gandara din ang ating eksena. So, dapat comfortable tayo. Nasirain ko po isa, ang dalawa, tanggal. Yun na nga. Tapos, pagpasok ko dito sa bahay, syempre may mga snow-snow yung boots, diba? So, dapat talaga siyang ubarin ka agad. Dapat doon ka lang sa labas. Kaso, kailangan kong umupo kasi yung boots ko mahaba. Which means, mas mahirap siyang anuhin. Mahirap siyang hubarin. So, kailangan kong ilagay muna yung mga bit-bit ko. Tapos, upo ako para matanggal ko siya ng ma. Kasi kailangan mo siyang pag nasa paa mo, diba ganito. Kailangan mo yung ano yung sintas from the top, pababa. Para pagtanggal mo, matanggal talaga siya buong buo. So, binuksan ko lang yung window. Para may pumasok na hangin. Para may ventilation pa din. Para medyo fresh yung room natin. Tapos, syempre, yung jacket to kasi yung mga bagong jackets kasi ngayon. Yung winter jackets talaga that could kaya hanggang minus 30 degrees. Is masikip na yung dito na part. So, yung ibang jackets na, especially pang fall, kailangan natin ng scarf. Pero pag gano'n na jacket, pwede nang hindi ka na mag-scarf. Kasi covered siya hanggang, actually covered siya hanggang dito kung itaas ko yung zipper. Kaya niyang i-cover hanggang sa mouth area. So, walang papasok na hangin. Tapos, tinataas ko yung hood ko ng jacket. Kasi nga, imagine kung ano ha, can you imagine kung medyo malamig siya, tas yung buhok mo, di ba, nakakanusa. Sa amin, hubon. Takpan yung hubon, yun ang tawag sa Bisaya. Yung takpan yung dito mo para hindi malamigan. Alam mo na. I don't know kung kagaya nyo ako po. Kasi, ako kasi yung pinaka problematic na part sa katawan ko is yung paa. Kasi once man na malamig yung paa, talagang nakaka-absorb ako ng hangin. So, marami akong gas sa tiyan. So, kaya ginagawa ko kapag nasa bahay lang ako tapos malamig yung paa ko, I will dip it sa ano, ibabad ko siya sa hot water, ganon. Para at least yung paa natin is, pag once nga ma-warmed up ko siya, I would feel better. And therapeutic din yun, diba? It's very, very therapeutic. Yun na nga. And yun pala, nag-gaya si na Honey sa akin na pumunta doon sa kanila. Kaso malayo, tas magastos pumunta doon kasi kailangan ko mag-Uber. And Uber, pag dito galing sa bahay, nasa, normally nasa 25 lang, 28, 30, ganon. Tapos, yung pumunta ako last time is nasa 60 siya kasi surge, parang peak hour. Tapos marami din ang nangangailangan ng Uber, tapos maliit, konti lang yung drivers. Diba, ganun diba pag yung law of supply and demand. Pag mataas yung demand, konti lang yung supply, mataas yung presyo. Pero pag mababa ang demand, marami ang supply, mababa ang presyo. Ganon. So, hindi ako pumunta. Kasi nga ano. Pero yun na nga si Glenn.
gusto ko lang i-share ito sa inyo kasi si Glenn, isa siyang inspirational story yung nangyari sa kanya. Kasi nung dumating ako dito at nag-start akong mag-vlog, so itong si Glenn, nasa Saudi Arabia siya, nasa Jeddah ata, ganun. Kasi nga, interesado siyang pumunta ng Canada. So nag-check siya, nag-search siya ng mga vlog. Eh, yung vlog natin bago lang. So, yun na. Tapos nag-chat siya sa akin, nag-follow siya sa Instagram. Tapos doon kami nagsimulang mag-chat, mag-discuss nga nito yung plano niya. Eh ako kasi, ako yung taong gusto kong makatulong. So, parang iniisip ko, kahit noon pa, tumutulong ako sa mga tao at yung kaya kong tulungan na matupad yung mga pangarap nila. Isang panalo na yun sa akin. So, ibig sabihin, hindi ko po kinocompare yung sarili ko sa ibang tao. Kung siya man ay mas successful sa akin, masaya po ako para sa kanila. Pero minsan, may halong inggit naman talaga. Pero yung inggit na nakaka-inspire. Alam niyo yung konting inggit na nakaka-inspire? May mga ganun. So, may mga ganun naging friends ako na grabe yung success nila sa buhay. At syempre, naiinggit ako kasi nga, di ba, I'm sa dami ng pagsubok na dumating at nalagpasan nila, di ba? Very successful na sila. Then ako din, naiinggit ako kasi nasa successful part na din sana ako before kasi nga dumating yung COVID and all. So, dun ako naghuhugot ng inggit. Pero, inggit na yon hindi siya inggit na ikasasama ng loob ko against sa kanila. Alam niyo yun, naintindihan niyo ako? Alam niyo, ganun ba kayo? Ganun ba yung feeling niyo? Kasi may mga tao talagang ganun. And iniintindi ko din sila yung mga taong naiinggit up to the point na nagiging insecure na. Jealousy na talaga siya, sobrang inggit. Hindi ko rin sila masisi kasi naiintindihan ko yung kanilang, yung ganung klaseng pagkatao. Hindi kasi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. So kung naiinggit man sila, as long as hindi sila nakakasira ng kapwa, iintindihin ko sila. Kasi, hindi ko alam baka dun sila humuhugot ng lakas para kumayod, para magsikap. Alam niyo yung ganun? Yung kasi tayo may kanya-kanya tayong mga pinaghuhugutan ng lakas. Yung iba naghuhugot ng lakas sa kahirapan, yun sa problema, sa inggit, sa sakit ng loob. Yung ganun ba? Yung ganun. So may mga ganun tao na dun sila humuhugot. So naiintindihan ko po sila. Pero ang line lang doon, hanggang doon lang siya dapat ang inggit sa sarili mo. At I think sa akin, para sa akin ha, opinion ko lang po ito, is nakakabuti po yung inggit hanggat sa sarili mo lang. Pero hanggat sa hindi ka nakakasira ng ibang tao at hindi mo ginagamit yung inggit mo para lamangan ang ibang tao. Ibang storya na naman yun, di ba? So yun nga siya. So going back to Glenn na tayo. Ito si Glenn, inspirational siya kasi yun nga, nag-chat kami, video call kami, kasi nga, mag-isa lang din ako. So, naging, we talk, very ano na kami, nag-usap, very, very, madalas. And then yun nga, nagpatulong siya. Eh, ako din naman, gusto kong makatulong para makatulong ako sa ibang tao na matupad yung kanilang mga pangarap, diba? Isang chance, isang opportunity sa akin yun. So, tinulungan ko siya. So, gumawa kami ng, apply kami ng visa niya, ganun. Pay na ano ako, yung kakilala ko na approve yung visa niya. At the same, almost same time silang nag-apply. Sa kanya naman, medyo, hindi naman siya na-delay. Pero, earlier yung, ano niya, actually. Hindi sila sabay nag-apply, pero nung this week na laman namin na na-approve yung isang kakilala ko, at the next week naman, supposedly pang second month pa lang niya. Supposedly three months kasi yung average. Second month pa lang niya. Bigla siya nag-message na na-refuse daw siya. Siya pa lang yung first time na nakausap ko na na-refuse yung visa. Na-sad ako. Grabe yung sadness. Kasi diba, pero sinabihan ko siya na mag-apply ka lang ulit. Hindi natin alam kung Canada ang para sa'yo.
So kasi siya nagdadalawang isip na siya, ganun-ganun. Ewan ko ba kung magka-Canada ako or magka-Australia, ganun-ganun. E ngayon, itong si Glenn, naging teacher sa Pilipinas, estudyante niya si Honey. Si Honey yung naging close friend ko dito. Pinakilala niya kami. So si Honey, sabi ko, 3 times kong in-invite. 3 times, dahil 2 times niya akong in-indyan. Tapos pang 3rd time, nagpakita na talaga siya. So pinush ko siya, sabi ko, push mo lang yan, ganun, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Eto, nag-review kami sa mga reasons for refusal. Kasi Canada talaga is very, very welcoming, very accommodating. As long as masatisfy mo yung mga pangangailangan nila sa kanilang requirements. Yun na nga, so sa reasons for refusal niya, ang chinek namin. So yun, ganun, double check kami, ganito, ganyan, anong mga gagawin. Tapos nagpatulong na siya sa ibang tao, nagbasa-basa sa mga requirements, sa mga experience ng iba. So usually daw, marami din talagang pag nasa Middle East ka, marami talaga ang nare-refuse. Except na lang siguro, I think ha, sa mga very, very in demand, like agriculture, mga ganun ng mga kurso, agriculture at saka health, I think very high chances sila. Kasi nga, very, very in demand na industry. So siya is sa hospitality and tourism, so isang very competitive na industry siya. So yun na siya, sus pag-apply niya ulit, nasad kami, sabi niya. Kasi nang apply siya, umuwi siya ng Pilipinas. Kasi nga mahirap mag-apply pag nasa Middle East ka sa hospitality and tourism. So nang apply siya sa Pilipinas, student visa pa rin siya ha. Nasa Pilipinas siya, ito na, check natin lahat. Okay naman yun, okay na yung letter and all. Na-deny na naman siya pangalawang beses. Pero, sa unang beses, ako yung medyo very happy sa kanya. Pareho yung level of, namin, yung kurso ba? Yung choice talaga, yung level of, parang same high kami. Pag second, application niya, bumaba yung self-confidence. Ako, mataas pa din sa akin. Same lang pa din sa akin. Sabi ko, ako napupush sa kanya. Ano mo pa din yan? Kasi, you have to do all your best. You have to try everything that you can try hanggang sa masabi mong hindi talaga para sa'yo. Sa pangalawang beses, bumaba ang interest niya. Tapos sa akin, mataas. Andito pa din. Pangalawang pag-apply niya, so biglang na-boost yung confidence niya kasi magkasama-sama na kami ni Honey. So na-video call kami, kinakausap namin siya, ganun. Pinapaano namin yung interest niya, yung at least pala mabalik naman yung kurso niya na mag-student visa dito. Now, biglang na-deny na naman siya second time, di ba? Pag-deny niya from 3 reasons, sa second time niya na deny, siya naman ang mataas yung self-confidence niya, tapos ako mababa. Kasi pag sabi niya, ay, pupush ko to, mag-apply ako agad in the next 2 weeks. Kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. May nabasa ako ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kuya, sige, ipush mo yan. Eh, may pinagdadaan din akong personal during that application time niya. Kasi ata wala akong trabaho and all. Yun, so, siya naman yung mataas yung confidence niya. Tapos, from first denial niya na 3 reasons na na-refuse siya, sa second denial niya, 1 reason na lang. So, parang, at least may progress, di ba? So, grabe yung positivity niya, grabe yung optimism. Nasabi ko sa sarili ko, parang ibibigay talaga sa kanya to. Yun ang pinupuso sa kanya, ibibigay talaga sa'yo to, be. Kasi, pag hindi para sa'yo to, hindi talaga para sa'yo to. Pag third application niya, yun. Grabe ang kaba namin. Pero mas ako, hindi na kami, kasi ako parang, hindi na ako nung give up, parang hindi na din ako very positive. Kasi baka hindi din para sa kanya to. Pero siya naman yung very, very positive, very confident. At bigla siyang na-message sa akin. Siya, be! Sabi ko, kumusta? Ganito, ganyan. May balita ako sa iyo. Kasi yun na, naanong kinabahan na ako. Yun pala. Approve na pala siya. Sabi ko, ha? Nene, pakita mo sa akin. Masayang kang picture na approve talaga.
Gusto kong mabasa talaga na approve ka. Yun niya, nabasa ko na din yung ano niya. Pinasenan niya ng screenshot. Sabi niya, your application is final. Your application is approved. Ganon. So sabi namin, so grabe ang saya ko. Kahit may pinagdadaanan ako during that time, grabe ang saya ko. Kasi sabi ko, wow, ganito. O diba, para sa'yo talaga. So ganon. So medyo hindi na kami nagkausap-usap after that. Kasi nga, siyempre, preparing na siya para pumunta dito. Tapos ako din, maraming mga ano sa buhay. Hanggang sa yun, dahan-dahan, plano na siya. Ngayon ito, be, sabi niya, baka hindi na siya makahanap ng bahay. Sabi ko, pwede ka naman, huwag ka munang magbayad. Kasi isa to sa mga tips sa mga pupunta dito sa Canada. Pag huwag niyo muna kasing punta, bayaran or i-deposit, mag-deposit sa mga places or mga room for rent or apartment for rent. Kung buong unit ang kukunin ninyo, huwag muna kayo magbayad. Yan, alam niya ng mga landlords. Alam nila yan. So, may mga iba na nai-scam sila kasi ito ang pangit-pangit, ang layo-layo and all. So, may mga landlords naman na mababait. So, nasabihan talaga sila na, tingnan niyo muna yung property. Tingnan niyo muna yung room, tas yung location. Kasi very importante yon. Lalo na may winter dito. So, pag winter season is very, very hard. Talagang mahirap. Maglalakad. Isipin niyo kanina yung snow, di ba? Wala pa yun. Antayin nyo yung malaking snow. Antayin nyo mag-minus 20, minus 25 degrees. Yung talagang nakaka, ano, minus 25 siya, pero feels like minus 35. Ganon, isipin nyo. Diba? So, yun siya. So, sinabihan ko siya na, pwede ka naman pumunta dito. Sa akin ka muna magstay. Ano na tayo dito, kahit masikip dito, stay tayo sa isang room. Kahit 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hanggang sa makahanap ka ng room na maganda at maganda yung location. Makakapunta ka sa ganito, ganyan, hindi ka mahihirapan. Kasi magsisimula ka pa nga lang ng bagong buhay, tapos medyo mahirap-hirap pa dahil sa malayo yung lugar ninyo, di ba? So, yun siya. Ang sa kalaunan, may isang dun sa bahay nila, honey, may isang room sa main floor nila na aalis daw. So, napina-reserve na niya. Pero sabi ko sa kanya, pag anytime, siya maraming salamat, ganyan, dami niyang drama. And then sabi ko, okay, and all, ganun. Ang sasabi ko, susunduin kita. So, ang aga ka ng anak ko lang susundo sa akin ko, kailan lang akong susundo sa'yo, 7 a.m. Yun nga, ang flight niya yung Wednesday, very excited na siya, diba? Dami niyang drama, mga parinig, mga post. Tapos sabi ko, be, may sakit ako. So, hindi ko siya nasundo kasi masakit ako. Yung iniinom ko, nakakadraw, sa nakatulog ako. Hindi na fixed yung sleeping pattern ko. So yun siya. Naintindihan naman niya, tapos nag-Uber lang siya. Ay, hindi pala siya ng sundo. Nag-book siya ng sundo. Mga nag-offer ng mga sundo-sundo sa Facebook. Nag-book siya. Tapos, syempre naman, online naman, on the spot naman yung bayaran. So, kung hindi siya magpapakita, pwede ka naman mag-Uber, pwede ka mag-taxi, maraming options. So, hindi siya scam. Yun siya, so nasundo na siya, sila ni Nico at si Hana yung nakita na kasama niya dun sa bahay mismo pagdating niya and all. Tapos matagal na siya nakalabas kasi maraming tao, maraming arrivals. So matagal sa immigration yung pila, tapos yung bagahe pa, ganun. Yun na nga, and then pumunta ako nung Wednesday. Nakita ko siya, nagkasama kami saglit. Siyempre biyahe, pagod, jet lag siya. Natulog siya ng maaga. Sabi niya, iihi lang daw siya sa tulog na kaagad. Iniwan na pala kami. Yun siya. So, ito isang magandang story. Yun ang gusto kong i-share na if you really wanted something, you work hard to get it. Kung gusto mo talaga yung isang bagay, gagawa at gagawa ka ng paraan. Pagtsatsagaan mo yan, pagsisikapan mong maabot yan. So, siya nagka-problema, marami problema sa ganito-ganyan. Marami mga pagsubok. 2 times siyang na-deny. Isipin nyo. Pero talagang kursonada siya. Gustong-gusto niya talaga to. At alam niyang ibibigay sa kanya to. Kasi ito yung pangarap niya. Ito yung gusto niyang matupad. Ito yung gusto niyang tahak ni nalandas. Alam niya mabibigyan siya ng magandang kinabukasan pag andito siya sa Canada. So, yun. Yun ang isang malaking
leksyon para sa atin, isang malaking inspirasyon para sa atin. Na kung may mga bagay-bagay tayong pilit na sinusubok ng panahon, yung mga gusto nating mangyari, let's do it and let's gawin natin yun sa tahimik. Let's do it in silence. Hindi natin kailangan ipagsabi, pag ano sa lahat-lahat. Yan ang sinasabi ko sa mga nag-a-apply. Huwag nyo pong i-post-post, i-ganon sa lahat-lahat, kahit kanino. Huwag nyo yung ano yan. Kasi, kahit na ano ba yan, may mga tinatawag tayong dream killers. Yung dream killers, I think, hindi naman siya biblical. Pero may mga ano talaga, may mga pagkakataon na susubukin tayo ng demonyo. Sinusubok yung ano natin, yung trust and faith natin sa ating sarili at sa ating paniniwala. Ganun. So, let's fight in silence. Kumilos tayo in private. Kumilos tayo ng tayo-tayo lang. Hindi naman dapat nakakalam lahat ng tao. Kasi kapag ka may mga ibang taong nakakalam at may inggit sa'yo, talagang kahit hindi mo man gusto, hindi ka man pinaalam, maraming magwi-wish, maraming magsasabi, mangarap din na hindi, sana hindi matupad yon. At alam niyo po gaano ka-powerful yung ating pananalita, gaano ka-powerful yung ating pag-iisip. If someone is praying against you, hindi naman sa pinapakinggan niyo ng Panginoon. But ang ibig kong sabihin, ang gusto kong ipahiwatig, is pag maraming hadlang sa gusto mong maabot na pangarap, susubukin at susubukin ka. Kaya mas mainam na kumilos ka ng tahimik. Okay? Hindi mo kailangan ipagmalaki sa buong mundo. Ipagmalaki mo na pag yun na andito ka na. Yun ang mga ina-advise ko. So, siya din mga ano, yung mga post-post niya. At yun, yung dream killers. Yung dream killers, isipin nyo. Yan yun talaga yan siya. Malalaman nyo yan kapag alam nyo may trust kayo sa Panginoon. And yung iba naman, doon sila kumukuha ng trust, doon sila kumukuha ng positivity at ng optimism sa suporta ng iba pag binopost nila, di ba? Binopost nila at inihingi nila, sinosurrender nila kay Lord. Pero yun nga, habang sinosurrender mo yung mga pagsubok na dinaranas mo, inag-iinganyo ka din ng mga masasamang elemento. And para sa akin lang to ha, para sa akin, I think it's not helpful. I think it doesn't help your goal. Yun siya. So pag may mga tinatahak, may pili tayong inaabot ng mga pangarap, kumilis tayo ng tahimik. Gagawa tayo ng paraan para mangyayari ito. At alam ng Panginoon kung gaano ka kalinis ang ating puso at yung pangarap nating maabot. Alam na alam ng Panginoon yan. So, yun lang siya. Gusto ko lang siyang i-share kasi parang feeling ko may lesson tayong mapupulot. Na kung saan man tayo ngayon, kung saan man kayo sa mundo, patuloy pa din tayong magsumikap. Ayan, wow, very very Ate Charot. Hayaan niyo na. At least may nakuha kayong leksyon or inspiration galing sa akin, 'di ba? Yun lang. So ngayon, medyo ngarag-ngarag tayo. It's cold, so magliligpit lang ako dito. I think it's time for me to say goodbye. I hope may natutunan kayo sa ating vlog today. And magpatuloy po kayong magsuporta, mag-like po kayo at mag-comment sa video na ito. Maraming salamat din po sa mga patuloy nagko-comment at nagla-like sa ating mga posts, sa mga videos natin, sa mga vlogs natin. At sa mga bago sa ating channel, don't forget po, mag-subscribe po tayo at click po natin yung bell, notification bell for all uploads para every time po may upload tayong bago, ma-update po kayo, okay? I think, at least paglalaki tayo, mas I think naman, I believe talaga na mas marami tayong matutulungang tao.
Maraming salamat po. Manatili po tayong maliksi, masaya, malusog, at maligaling. Baklaan ang show, Hormones, Mami! Muli, ito po si Nika. Nagsasabing patuloy po tayong mangarap. Thank you, Dreamers! Bye!